Ako nagpumilit na magpunta tayo dito sa napakagandang beach na ito. Di siguro hanggang ngayon nandun tayo sa Maynila. Puro istorbo. At least dito talaga namang, nagkakaroon tayo ng time para magkausap-usap naman, magkakwentuhan, di ba, mami? Oo, pero alam mo, mas natuwa yung mga anak mo nung niregaluhan mo ng cellphone. Ah. Oo nga pala, Dad. Thank you nga pala sa cellphone, ha? Kasi matagal ko na itong gusto magkaroon ganito eh. Thank you talaga, ang ganda. Alam mo, Iha, basta tandaan mo ang gusto ko. Kailangan maganda laging marka mo sa eskwela, ha? Dad, thank you rin dito sa advance birthday gift mo, sir. Ha? Alam mo, Iho, kaya ako niregalo yung cellphone na yan para naman nagkakaroon tayo ng communication, hindi ba? Masyado na akong busy sa opisina. Pagkatapos kayo, meron kayong mga lakad, meron kayong mga basketball practice, mga ballet, kung ano-ano. Kahit man mag-text man lang tayo, di ba? Meron tayong communication. Oo nga. Ayan, may cellphone na kayo. At least magkakausap na tayo kahit saan kayo nandun, di ba? Kaya nga, gusto ko lang i-stress sa inyo, ha, sweetheart? Na mas maigi yung nagkakaroon tayo ng mga oras na ganito na alam mo, tayo-tayo lang, wala nag-i-store sa atin, wala tayong iniisip, yung mga schooling ninyo, hindi nyo iniisip. Ikaw, yung mga meeting-meeting mo. Ako naman yung mga sa opisina, walang nag-i-istorbo sa atin. At nagkakaroon tayo ng family time. Quality family time. Saya. Saya na eh. Grabe. Ang ganda ng lugar na to, no, baby? Oo. Ang ganda ng graphics. Pinadala ang kaklase ko. Tingnan mo. Graphics yung sinasabi ko, itong beach resort na ito, ang ganda-ganda. Oo. Tama ang mami mo. Talagang napakaganda nitong beach resort nito. Kaya mo, kakaroon tayo kaagad ng kwentuhan na ganyan. Junjun, yun na ang joke mo. Ibigay mo nga yung joke mo. Wala pa naman yung joke. Bakit tawa ka ng tawa, Junjun? Nakansin ka ng daddy mo. Kasi may nagpadala sa akin makulit, yun. Nakakakawa. Ano naman, kung ibig ko sabihin, yung joke, hindi ko talaga maintindihan itong
Eh, alam mo, ikaw may kagagawa nito eh. Sabi mo sa akin, dapat itong regalo ko, mga cellphone. Ha? Ako nga. Oh. Pero, nandun na ako. Nandun ka. Nandun. Oh, nandun ka na pagkatapos, saan? Nandun ka nga tapos, oh? Nandun na nga ako eh. Pero ikaw ang wala. Ako? Ako wala? Saan? Saan ako wala? Hello? Hello? Hindi. Nandun na ako. Pero wala ka naman ng parlor. Parlor? Oh. Sige, sige. Ano itong asawa kong ito? May kausap pala? Ikaw? Hello? 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 Ay, sir! Sir, opo. Sorry po kasi po, nagpakasyo kaming pamilya kasi gusto namin ng quality time ba? Opo, napakaganda po ng beach dito. Naku, saksaka po ng ganda. Ay, yung mga papers po. Opo, tatapusin ko pagbalik ko po. Ano, puputulin ko po yung bakasyon ko? Opo, sige po. Oh. Ano po gagawin ko na dito? Pagkatapos ipapax ko? Sige po, ipapax ko. I-email ko po. Ngayon na ho. Gagawin ko na po ngayon. Opo, sir. Wala talaga kaming oras. Hindi nakakatapos ng high school. Dapat gawa ng paraan yan. Dapat lang, Maring Queenie! Dok! Pasok mo yan sa Senado! Tulad ng ginawa mo sa kalusugan! Sa'yo ang edukasyon! Sa'yo ang kalusugan! Let's do it! Dapat lang! Ipasok natin sa Senado! The stupid little bubble gang! Just chew it with a bubble gang. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. People looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. Hi. Kanina ka ba nag-iinit? Hmm. Alam ko na ako ng gusto mo. Talaga? Oo. Oh, at pagbibigyan ko pa. Talaga bang nag-iinit ka? Kanina pa. Init na init ka na? Dahil ba, nata-turn on ka sa akin? Hindi no, nilalagnat ako! Alam mo, amo! Grabe! Grabe, Tony, yung init ngayon, no? Ha? Ba't ako, feeling ko parang hindi masyadong mainit? Parang ang presko-presko ng aking pakiramdam. Alam ko na kung bakit. Bakit? Eh, nakalimutan mo kaya isuot yung pambaba mo, no? Hi. Hi. Alam mo, kaya pag nakikita kita, nakikinit ang pakiramdam mo eh. Lalo na pag nakaganyan, matutis ka pa. Talaga? Ano iba eh. Nakatatak na. Pa-invest na. Ito palagi sa kanya. Pwede? Oo. Oh. Baka tabi mo, mag-iinit ka din. Oo oh, naman, Jack. Siyempre. Talaga? Oo. Oh, katunahin nga, gusto kita sa pakin eh.
natin. Yun nga! Arik! Arik ko, ang init ha! Ikaw talaga! Kahit kailan ang init ng dugo mo sa akin! Dito ka, dito mainit. Ha? Liga, dito mainit. Ang lamig eh. Dito mainit oh. Pwede ka dito, dito yan. Ayan. Yan, sige. Oh. Ba? Oo nga no. Bakit dito mainit? Umihi ako eh. So, talaga ang kulit-kulit mo eh. Doon ka na. Ano nga eh, mas makulit ka. Doon ka na, doon ka na, doon ka na. Alam mo yun si Wendell, ang init-init ng tingin niyo sa akin. Eh, kung ako sa'yo, di iwas-iwasan mo na mga tingin niya sa'yo. Bakit? Eh, tingnan mo naman, oh. Sunog na sunog ka na. Samahan mo ako dito. Kanina pa nag-iinit ang aking katawan. Nag-iinit ang iyong katawan? Nag-iinit talaga? Nainit na nga eh. Sorry lang. Ayan. Ano, saan na yan? Magpiprito lang ako ng itlog. Nag-iinit na pala yung katawan mo. Ay! Ano yung po nag-aaral? Ay nasisiraan ang ulo. Dapat gawa ng paraan yan. Dapat lang, Maring Queenie! So, ipasok mo yan sa mental. Katulad ng ginawa mo kay Marian. Sa'yo ang kamay! Sa'yo ang paa! Let's do it! Dapat lang! Just chew it with a bubble gang. Just chew it with a bubble gang. Vote for the swag. B, Bitoy. O, Augie. T, Tonyo. D, Diego. A, Aramina. S, Sherilyn. W, Wendell. A, Asita. K, Kevin. Vote for the swag. Madam President, what a pleasant surprise. It's a big surprise. Maupo-upo kayo, maupo-upo kayo. Salamat, salamat. Nagpapahala ko kayo. Sandali lang. Oh, Jesus Maria, Chef, ano yan? Okay. Nagpapahala ko kayo. Aba, paano mo nahulaan? Madam President, ako ang pinakamahusay na manghuhula dito sa Pilipinas. Anong gusto niyong malaman? Well, bueno, itong aking listahan na ginawa ay tungkol sa mga kandidato. Ngunit ako ay nagdadalawang isip pa at hindi ko mahanap kung sino ang mga kandidato ang dapat kong pagkatiwalaan. Ano kaya ang mangyayari kung itong mga sinulat ko ang kumandidato? Kung iba ang kakandidato. Kung iba ang kakandidato. Kung iba ang kakandidato. Kagaya nino. Nino, maganda yung nabanggit mo dahil isa sa mga inilista ko dito ay si Ninyo Mulak. Kaya ang mangyayari. Si Ninyo Mulak. May pag-asa ba? Maliit. Maliit ang pag-asa niya, Madam President. Kung si Rosa Rosal ang tatakbo? Si Rosa Rosal. Si Rosa Rosal. Madugo, si Rosa Rosal. Madugo. Maganda yan. Palagay ko, ito ay maganda. Ano mangyari kung patakbuhin natin si Nonoy Suniga? Si Nonoy? Nonoy Suniga. Nonoy Suniga. Nonoy. Madam President, tagilid eh. Baka bumaliktad eh. Ito na lang, isang veterana. Sino? Si Chuchi. Si Chuchi? Si Chuchi. Walang boses sa masa. Kung kunin natin eh yung medyo bata-bata ng konti sa kanya. Si Dabiana. Si Dabiana.
Si Dabiana. Si Dabiana. Mabigat na kalaban si Dabiana, Madam President. Si Odette. Si Odette kan. Si Odette kan. Si Odette kan. Nakakatakot. Nakakatakot. Nakakatakot, Madam President. Nakakatakot. Si Jay Manalo. Si Jay Manalo? Yan, yan si Jay Manalo. Si Jay Manalo. Baka matalo. Baka matalo, Madam President. Anim sa sampung mag-aaral ay hindi nakakatapos ng high school. Dapat gawa ng paraan yan. Dapat lang, Maring Queenie! Dok! Ipasok mo yan sa Senado! Tulad na ginawa mo sa kalusugan! Sa iyong edukasyon! Sa iyong kalusugan! Let's do it! Hoy, ipasok mo ito sa presinto. Hindi niyo ba alam na bawal maglaba dito? Dapat lang! Just chew it with a bubble gang. Just chew it with a bubble gang. Paano Madam Auring? Mas wala rin lang yatang magandang nailista ako dito. Maaari sigurong mag-isip na lamang ako ng ilang mga kababaihan at kalalakihan na maaaring kumandidato. Sige po, Madam President. Sa palagay mo ba, anong maging kahinat na ni Inday Badiday pag siya ang kumandidato? Si Inday Badiday. Naku, may promise yan. Kumusta naman kaya kung si Aramina? Si Aramina. Si Aramina. Madam President, si Aramina. May hinaharap si Aramina. Malaki ang hinaharap ni Aramina. Aking mga choices. Ah, si ano kaya? Si Anthony Castelo. Si Anthony Castelo. Ni Castelo, ang buhay niya ngayon, balat kayo. Hirapan kayo dyan at hindi siya transparent. Eh kung si Haji. Si Haji. Haji Alejandro, panakip botas lang siya. Ah. Panakip botas lang siya, Madam President. Talaga palang mahirap pumili, ano? Bueno, Madam Auring, hihingi na lang ako sa iyo ng advice at kailangan ko ang iyong mga powers para dito sa mga bagay-bagay na ito. Maaari mo bang makita sa iyong bolang kristal kung sino sa mga individual ngayon na nakikita natin at nakikilala ang merong pag-asa sa pagkandidato? Sino ang merong pag-asa? May pag-asa. Si Amado. Si Amado Pineda. It's the latest from Pag-asa. Ah! Amado Pineda! Maraming salamat sa iyo, Madam Auring. Bueno, ako yayao na at tatawagan ko at kukontakin ko si Amado. Madam President. Ako, ayaw mo ba akong kunin? Ikaw kukunin ko? Hindi kita kukunin. Bakit? Dahil baka magsasayaw ka lamang. Ayaw ko ng ano? Magsayaw ng... nang hula. Come on, guys, tama ka hula hula din. Come on, tama ka hula. Dito po sa episode na ito, nagpunta tayo sa isang isla. Itong isla ito, ang isla Hibok-Hibok para sa isang hypothesis. Na dito po natin matatagpuan ang remains ng prehistoric animal na tinatawag natin Ichthyonymus catanensis. Ichthyonymus catanensis. Isang hayop na kamukha ng bayabot. Ayon sa aking research, ito ang habitat o nesting grounds niya. Maghanap po tayo. Aha! Tingnan niyo po. Tama ang aking hinala. Ito, may isang buto. Ichthyonymus catanensis. Kailangang iingatan natin ito, mga kaibigan. Dahil libo-libong taon na ang tanda nito. At kung suswertein tayo, baka may makuha pa tayo mga buto.
us continue our research. Pag tayo nakatagpo ng iba pang parte ng Ectonemus catanensis, baka makabuta ng isang kalansay. Tingnan po natin. Ganun yung mga kaibigan. Ito pa. Sinwerte na naman tayo. May isa pang piraso, isa pang buto ng Ectonemus catanensis. Nangangahulugan lang ang mga kaibigan na ito po ay very rich ang archaeological site na ito. Mabuti pa, ipagpatuloy natin ang paghukay at baka makabuta ng isang buong kalansay. Ngayon naman ay lalapit tayo dito sa isang punong ito sapagkat it has been scientifically proven na ito po ang nesting place o habitat ng Ectonemus catanensis dito sa tabi ng puno. Mapuprove ko po dito sa very rich archaeological site na ito na nabubuhay ang kanyang mga buto. Tingnan po natin. Kapag nagkatotoo ang aking hypothesis, mangangahulugan lamang ito ang pinaka-rich na archaeological site in the 21st century. At dito po ninyo napanood dyan sa Recovery Channel. Ay ha! Ito pa. Isa pang buto. Talaga na nga. Tama ang aking calculations sa aking research na dito mismo sa spot na ito, matatagpuan natin ang napakaraming mga buto para makabubuo tayo ng isang kalansay ng Ectonemus catanensis. Ectonemus catanensis. Just do it with a bubble gang. Just chew it with a bubble gang. Anim sa sampu naglalaba, hindi nakakatapos maglabas sa maghapon. Dapat gawa ng paraan na. Dapat lang, Maring Queenie! Doc! Ipasok mo yan sa washing machine. Ano na ginagawa ni Jackson? Sa'yo, mga puti! Sa'yo, hindi color! Let's do it! Dapat lang! Okay.
Sorry, bibiro lang ako. Sala, kuha pa kita ng isa, Brad. Hindi, hindi naman yung iniiyak ko. Hindi naman yung ininom. Ba't ka umiiyak? Ba't ka umiiyak? Eh, paano kasi kanina mga pumasok ako sa trabaho? Eh, late ako. Hindi ako dumating on time. Oh. Pinalis ako sa trabaho. Tinanggal ka sa trabaho? Tinanggal ako. Pagkatapos mapunta ako dun sa parking, wala na dun yung kotse ko. Anong nangyari? Hindi ko alam. Siguro nakaharnap. Ginawa ako, naglakad ako, pauwi. Oh. Alam mo nangyari pagdating ko sa bahay? Oh, ano? Nahuli ko yung misis ko, may kasama sa kama, may kasamang lalaki. Hindi ko kakakukin. Kaya ang ginawa ko lang, lang ako dito, kaya ato hihinom. Naku, sorry talaga ha. Hindi ko alam na masama ang araw mo ngayon eh. Ha? Pasensya ka na ha. Ano yung gagawin ko? Tama, bigit lang kita ng isa pa. Hindi, ayoko na. Pasensya ka na, ha? Hindi ko alam na hindi maganda araw mo eh, ha? Hindi ko naisip yun eh. Ano nga yung gagawin ko? Hindi ko alam. Kaya naisip ko, magpapakamatay na lang ako, Yan ang wag na wag mong gagawin, ha? Hindi mo alam, maraming tao sa buong mundo, maraming lalaki sa buong mundo, mas grabe pang dinanas kaysa sa'yo. Ha? Ako! Ako mismo, ha? Ako. May cancer ako eh. Ha? May cancer ako. Pero anong ginawa ko, pare? Sobrang sakit. Hindi ko matiis, pare. Labas-masok ako sa ospital, ha? Ang laki ng nagastos ko, ha? Pero ano, sumuko ba ako? Sumuko ba ako? Hindi ako sumuko. Hindi ako sumuko, pare. Naisip ko kasi, habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa, tandaan mo yan, ha? Pare, ganyan talaga. Ako nagginawa ako, nag-exercise ako, nag-diet ako. Kasi talagang gusto kong mabuhay. Ayoko may cancer. Ano na yan? Nawala! Nawala ang cancer ko! Nawala yung cancer mo? Totoo! Totoo yan! Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya ikaw, di ba, nawala ka ng trabaho. Malay mo, bukas makalawa, makahanap ka ng mas magandang trabaho. Na mas mabait ang boss mo. Hindi ka basta-basta paalisin. O kaya, baka next month, makakuha ka ng mas magandang kotse. Ha? Magandang kotse na talagang malaki, mamahalin, ha? Imported. Yung ano? Oo, o kaya baka paglabas mo yung pinto dyan, baka makakita ka ng babaeng mas maganda, mas sexy pa sa misis mo, at talagang mamahalin ka nito. Yung nararapat talaga sa'yo. Ha? Kaya, ano nangyayari yan? Malay natin, di ba? Habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Ngayon, ha? Tatanda. Ha? Sige, Brad. Ha? Ang bahay. Ang sipin yung pagpapakamatay, kalokohan yan eh, ha? Salamat sa'yo. Sige, ako eh. Ikot lang ako, ha? Sige, ba? Sige, ha? Ha? Sige, ha? Sige, ha? Dami. Hi, boys. How are you? Okay. I worth nothing, man. You have a light. Sige, ganyan lang. Ara? Odi? Oh! Hey! Ano? Ako na! Ako lang! Ha? Ano? Ganda-ganda mo ngayon. Ikaw, hindi ka pa rin nagbabago. Sandali, sino kasama mo dito? Wala, eh. Wala lang, napunta ako rin. Wala. Wala lang, nagpupunta ako dito lagi. Grabe ka! Ano ba? Nag-gym ka ba? Ano ba? Hindi, syempre, kailangan maging conscious. Ganun ba? Eh, sino naman ang... Ha? Sino naman ang... Kasi swagin pa rin. Nagahanap pa rin. Wala ka pa rin boyfriend hanggang ngayon? Wala ka. Ibig ko sabihin, nung nagkiwalay tayo, wala ka naging boyfriend? Wala. Ewan ko kung bakit. Teka, ano ba yung in-order mo? Ano ba ito? Quran. Abot. Quran. Bossing. Bigyan mo nga ng...
Anong gusto mo? Kahit ano? Iced tea. Iced tea muna. Tandare. Alam mo na. So ano? Anong trabaho mo ngayon? Business, ayun. Ah, business talaga. Talaga maganda yan, eh. Hmm, ikaw, balita sa'yo. Kamusta na kayo na asawa mo? Sandali lang, ha? Sandali lang, ha? Sandali lang. Kabalik ako. Mabuti pa. Sumama ka na sa akin. May papakilala ako sa'yo. Pare. Mukhang nag-gatot yung sinabi. Ang bilis ka, eh. Sino siya? 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 Siya, yan, oh. Si Bitoy, Bitoy. Bitoy. Estimo. Siya si Bitoy. Alam mo, si Bitoy, siya ang nagligtas ng buhay ko. Paano naman nangyari yun? Paano nangyari yun? Alam mo, kasi kanina, bago ako nagpunta dito, napakasama ng araw ko. Lahat na yata ng kamalasan nangyari sa akin. Kaya napag-isip-isip ko na gusto ko sana magpakamatay na. Pero alam mong ginawa nito, itong taong ito. Alam mo yung ginawa niya? Ininom niya yung laso na dapat iinumin ko sana. Siya ang ininom! Nandito yun ininom niya. Iba to! Stewart with a bubble gang. Lemnil, just Stewart with a bubble gang. Oh, bakit? Papakamatay na ako. Ayaw mo ako sagutin, eh. Ayaw mo akong lason. Pagtapos mo, meron niyang baso mo, ha? Anong gagawin mo? Mainit, eh. Yan, may yelo. Para lumamig. Alam mo, miss? Pag upo ko dito, biglang nag-init yung pakiramdam ko. Aba, natural. Bakit? Dahil ba sexy ka? Hindi, no. Eh kasi, no, bagay ang inuupuan mo. Huh? Pwede tumabi ka nga dyan. She was afraid to come out. Ang init! Oo nga, grabe, init. Oo, ang init. Ano nangyari sa nguso mo? Eh, humigop ako ng sabaw kanina, mainit pala. Ayan, napaso ako. Kevin! Oh! Parang hindi naman yata kayo bagay ng girlfriend mo. Ang tisoy-tisoy mo, tapos siya sunog naman. Hindi kasi siya, hindi lang pantay yung pagkasanbiti namin kayo na mas mainit sa lugar niya. Sa nakaraan, in ikaw lang ang mumurahi. Si Mumu, nagkaroon ng convulsion. My God naman, 50-50 na her life. Swerte, nakita siya na adopted daughter niyang si Clarissa, who made tawag the doctor who made sa gift to Mumu. Nanggaling dito ang doktor. Ang sabi niya, malumha daw ang sakit mo. Pero mahalang gamot. Mahalang konsultasyon sa doktor. Mahalang check-up. Lahat mahal. Clarissa, hindi lahat mahal.
meron ding mura. Si Mumu. Che! Ikaw lang ang mumurahin. Tama ka ba? Masyado ka naman. Paano ko babayaran lahat to? Isa, tama na! Sino ba tama na eh? Buti ka pa, Jupoy. Naawa ka sa akin eh. Hindi ako naawa sa'yo. Ang pangit-pangit mong tingnan umiyak. Tama, oh. Tingnan mo mukha mo. Ikaw lang ang mumurahin ko. Sige. Ito talaga si Jupoy. Alaskador! Ikaw lang ang mumurahin ko. Ikaw lang. Hoy, Marisa. Kailangan mo daw ng pera? Oh, kasi si Mugo may sakit eh. Eh di okay nang mabawasan ang pangit dito sa mundo. Alam mo ba, feeling ko yun yung mana sa kasa ko tsaka sa nightclub ko eh, kaya hindi kumikita eh. Uy, mabihis ka nga. Bakit naman? Tingnan mo naman ang sarili mo. Di naman suot mo, it's so cheap, it's so mumu, it's so mumurahin ano. Sa lahat ng babae dito sa kasa, ikaw mumurahin. Ano? Oh, talaga? Malis ka na nga! Eh, talaga, no? Baka mahawa pa ako. Saan? Eh, sa itsura niyan! Walang yata talaga! Ikaw lang ang mumurahin ko! Akala niya tulog ako, pero nakita ko lahat ang ginawa niya para sa akin. Kawawa naman siya. Ayokong pahirapan siya. Kaya naisip ko, wakasan ng lahat. Alam mo, mahal magpalibing. Huwag pigilan. Tama si Jupoy. Talaga hindi ka pwedeng mamatay. Hindi naman sleeping pills ito eh. Bakit ba? Eh, pampapurga ito eh. Eh ano? You make subaybay na lang sa susunod na episode sa Ikaw Lang Ang Mumurahin. Magandang lalaki po ako mga kaibigan. Magandang gusto sa inyo lahat. Nandito po ang inyong likod at si Sosie Mabakya para sa ating Bloomberg. Siyempre kami po eh. Dagway, welcome po ng inyong mga tawag. Tumawag lang po kayo sa 777-777-777. Ayan, pitong 7 po. Para swerte-swerte po. At Jamie, 7 po. Mga kaibigan, nga pala, baka kayo nagtatanong kung bakit si Osimo Baki ang aking pangalan. Well, ang aking nanay po ay taga Bulacan. Ang aking tatay naman ay taga Czechoslovakia. Ano po? Hello, caller number one. Hello. Hello, magandang araw po. Magandang araw sa iyo, Iha. Ano pangalan mo? Maria Caridad po. Maria Caridad! Taga saan ka, Maria Caridad? Pampanga po. Ah, bakit mo nga naman ano? May apabengi kekongan. Tama ba yun? Hindi ho ako nakakaintindi kasi hindi naman ho ako nakikialam sa usapan nila dito eh. Ano yung katanungan? Ay, may tanong po ako. Yun po bang mga nagtatrabaho sa pabrika ng tsaa ay may coffee break din? Pabrika ng tsaa? Eh kung may coffee break? Well, alam mo, wala silang coffee break. Sa katunayan, kapag sila'y nahuli na nagkakape, ay sinususpinde dahil hindi raw nila sinusuportahan ang kanilang negosyo.
ang kanilang kumpanya. Ngayon, kapag sila naman ay nahuli na nagtsa-tsa, alam mo ang nangyayari. Ha? Hello? Opo, andito pa po ako. Alam mo ang ginagawa sa kanila. Tinatanggal sila sa trabaho dahil nalulugi raw ang kanilang negosyo. Ah, ganun. Thank you very much. Salamat po. Okay, patuloy po tayo. Hello? Hello? Magandang araw po. Magandang araw sa'yo. Ano pangalan mo, iho? Kevin po. Kevin. Apo. May tanong lang po ako. Mm-hmm. Ako po isang kalbo. Ikaw ay? Isang kalbo po. Ikaw ay isang kalbo. Opo. Nag-fill out po ako ng form. Gusto lang pong itanong kung ano po dapat isagot sa tanong na hair color. Sa hair color? Para pag nag-fill out ka, ano lang lagay mo? Ang lagay mo dyan, deceased. Okay, Kevin? Maraming salamat po. Sige, Kevin. Patuloy po tayo, mga kaibigan. Hello? Hello po. Hello, sino po ito? Si Rhea Grace Barbara po ng Mariveles, Bataan. Rhea Grace Barbara ng Mariveles, Bataan. Opo. O na, ito na, isurrender mo na ba yan? Yung Bataan po? Sa inyo pa po. Ay! Pagkakahit hindi rin bata ng Rhea. O ano yung, at ba, ano yung katanungan? Totoo po ba na yung cat food o yung pagkain ng pusa na nasa lata ay lasang daga? Kung ang cat pagkain food na nasa lata ay... Pagkain, pagkain po ng pusa na nasa lata, lasang daga. Ay lasang daga. Po. Alam mo, Iha, hindi ko alam eh. Pero wag mong ilalagay yan sa kwan, sa kisame. Alam mo kung bakit? Bakit po? Dahil yan ay babaho. Ala pa? Babaho yan. Yun lang. Rhea. Andiyan ka ga, Rhea? Opo. Alam ko ang iyong full name. Ano po? Diarrhea, hindi kaya. Pak po! Ay, pagkakayos. Ayun po, sakit nyo eh. Ay! Sige, Rhea. Patuloy po tayo. Hello? Magandang gabi po sa inyo. Ano ang iyong pangalan? Ano po? Jeremy. Jeremy o Jeremy? Jeremy po, Jeremy. Jeremy! Wala pong E, Jeremy. Jeremy. Isang katanungan lang po. Ano yung katanungan mo, Jeremy? Kapag sumakay ba ako ng taxi at sinabi ko sa driver na patakbuhin ng paatras, ako ba ang babayaran niya? Oo, pero sasakit yung leeg mo. Eh? Kasi, siyempre, bayaran ay alam naman hindi ka tumingin doon sa ano, di ganyan ka ng gayaan. Halimbawa, ikay galing Makati, pupunta kang Juan, halimbawa, pupunta ka Subic. Mga tatlong oras ka nakaganyan, ano? Mabayaran ka nga, pero masakit ang leeg mo. Okay, salamat. Diba? Tama. Salamat. Sige, Jeremy. Patuloy po tayo, mga kaibigan. Hello, katanungan. Hello. Hi. Oh, hey. I like your voice, darling. What's your name? I'm Cassandra. Just calling Cassie. Cassandra. I have a question. Okay, what's your question, Cassie? Gaano kadalas ba dapat labahan ng mga tuwalya? Gaano mo kadalas dapat labahan ng mga tuwalya? Yeah. Alam mo kasi, ang totoo niyan, hindi mo na dapat kasi nilalabahan ang mga tuwalya. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman ito nadudumihan. Kasi ang tuwalya, kailan ba natin ginagamit yan? Pagkatapos nating maligo, di pa pagkatay bagong paligo, ang linis-linis natin, hindi ba? Ibig sabihin, hindi rin nadudumihan ang mga tuwalya. So, hindi na yan kailangang labhan. Oh, I see. Okay, thank you. You're welcome, Cassie. Alright, patuloy po tayo. Last question. Naku, wala na po tayong oras. Last question na po. Hello? Yes, hello po. Hello, yes? Ako po si Angel Bear. Angel Bear? Opo, meron po akong pamangkin na 3 buwan pa lang, hindi ko maintindihan ang salitang sinasabi niya. Ano ho ang aking gagawin? Para maintindihan mo siya. 3 buwan yung pamangkin mo. Ang suggestion ko sa'yo ay ganito. Kumuha ka ng tape recorder, ano? Tapos i-tape mo ang lahat ng sinasabi ng iyong pamangkin. Lahat! Lagay mo sa tape yan. Ngayon, pagka siya'y mga 10 years old na, i-playback mo ngayon yun sa kanya. Pagkatapos, itanong mo doon sa pamangkin mo kung ano ang ibig sabihin nun. Talaga ho? Maaalala po ngayon? Hindi ko alam. Pero, sana. Sige, Angel Bear. Salamat po. Ang boses mo'y maganda. Ako'y parang may naalala. Anyway, wala na po tayong oras, mga kaibigan. Well, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Sosimo Bakya, ang nanay ko po'y taga Bulacan. Ang aking po tatay ay taga Czechoslovakia na nagsasabing, take care 'cause I care. I'll see you soon. Bye-bye.
with the bubble guy. Hoy. Hoy, pare. Hello. Hi. Pare, hello ba? Pag nandito ako sa beach, kasama ko, lusota akong to. Oo. Oh, oh. Nag-iinit yung dugo ko. Talaga? Ano naman yung forma? Buti ka pa, nakakaingit ka. Bakit? Ako, pare, pag nandito sa beach, kasama ko to, lusota ako. Oh. Nag-iinit ang ulo ko eh. Bakit nga? Titignan mo, oh. Pitoy. Sumahimik ka dyan, hoy. Sumahimik ka. Sobrang init, hindi na tuloy ako halos nag-enjoy dito sa beach. No, honey, sobrang init, di mo na ako mahal. Sa balat! Woo! Honey! Isang yung ba't? Isang yung tawa naman ng tawa. Ka, tingnan natin. Dito nga sa beach, nag-enjoy pa rin. Grabe naman to. Excuse me, Brad. Pangkanor. Hi. Magpapabinyag na po ako. Ganun ba? Oo. Sige, lumood ka dyan. Opo. Ang ganda naman ng pagkabinyag sa inyo. Nakakamatis nga eh. Support, support, support. Ah, mga support. Aware kayong lahat dito sa aking proposal kung saan maaaring mag-text sa mga mamamayan ng kanilang mga problema o kaya'y mga hinaing at mga suggestion sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Ako, I'm willing to do my share. Pero dapat, di ba dapat bilang... Ay, bigyan na ba ng pagpupo? Kaya na rin ispupo. Ika lang sa'yo.